Ay, good morning mga seedlings. Ngayong umaga po ay ikot po kayo sa aming nagawa na pagre-repair po ng ating punlaan. At least alamin po natin yung ano yung hindi magandang nangyayari sa ating punlaan, kung ano po yung advantage ng sobrang laking gawa ng punlaan. Mahirap din pala po at sa ano, pag tinamaan siya ng bagyo ay minsanan lang po, hindi katulad ng mga single-single na ano na nagagawa ay pag nasira ay mabilis lang po i-repair. Katulad lang po yun, yun no. Ayan po, pag mga single lang ay mabilis lang po ma-repair. Pero pag mga double na po sila ay napakahirap po i-repair, kaya obligado po tayo nga ibabugin lahat. Ayan po yung saglit lang po i-repair. Ayan po yung nangyayari namin. Ngayon po ay nakapaglatag na po kami ng aming seedlings ng mabilis na ano, mabilis na ito pagtrabaho. Kaya po pag sobrang laki, napakahirap po. At tulad nito po, oh, hindi na namin po na-repair to. Talagang bagbagin lahat po ito. Alam dyan ba yung mga punla, yung iba po na survive namin, pero yung iba talaga po ay lang yan, na dagaanan po sila lahat. Bali ito po ay ano, apat na ano po, apat na hirirang salasala po, hindi katulad dun sa kabila ay dalawa lang po. Yan po, dalawa lang po yung single namin. Hindi katulad dito ay apat, kaya napakahirap po ano, napakahirap i-repair. At pag tinamaan sila ng bagyo ay talagang ano, malaki ang damage. Sa yung pagtrabaho ay napakahirap, daming ano, daming kakalagin muna. Ngayon dito po ay mga punla. Siguro ngayon maya-maya po may ano na po matanggal namin itong mga punla dito. Ito po talaga ang spot po. So ito po, bali dalawang greenhouse po ito yung lumapa. Dito po yung dalawang greenhouse. Ayan. Pati yung kulungan ng manok ay tinamaan din po. Pag ano kasi po, pag double ay mayroon pong nilalagay dito yung isa. Bali may ginagamit kami din siya dito para may panghulo po po baba. Tapos mayroong isa rin po dito ano, bali stand eh. Lagayan ng punla. Kaya pag nila nasira po ay no, doble trabaho at malaki yung ano, malaki yung sisirain. Ayan po ay nangyari po naman. At saka yung dun sa kabila po, ang ating manok nakakalabas na. Nagugutom na mga to. Gutom na kayo. Gutom na gutom. Masira yung bahay niya. Ayan po ang ating pang ibang punla, hindi pa po nakalagay sa greenhouse. So, ano pa ito po yung nangyayari namin. Ayan po, ito po yung nangyayari namin kahapon. Single din po ito. Repair mo marami. Sayang yung plastic kasi bahay sa gilid naman po madalas nasira dito guys, so dito sa ipit. Ayan po, yan po nandalas na sira. Tapos dito po, ngayon ay ipit namin sa tinali. Ito po yung isa yung tapusin namin muna lahat yung ano, dun sa kabila, sa malaki. Saka namin ito isunod para mga pagpatay ulit ng panibago.
Pero po, pag nakaluwag-luwag, ay ito po yung sunod namin. Bali, dalawa po yun ng tayo at saka yung dun sa, ano, sa taas. Yan po. Ayan po yung nasurvive namin kamatis ng pagbagyo po. Mayroon pa ilan ilan yung tree na naiwan. Nasilong po namin. Tsaka yung doon po, yung sa kabilang side. Yung mga talong. Ang madalas kasi po nasira dito yung sa pinakalupa talaga eh. Yung nabubulok sila dito kasi ito. Yan, yan ang madalas. Baka sakaling by next na gagawa namin ay buhusan na namin po ng simento para tumagal talaga ng gusto. Yan po yung sinasabi kong advantage ng single ay madali lang po siya i-repair. Hindi ka mukha nito, napakataas na po. Akala namin dati nga medyo okay na. Kaso nung nung bagyo, ito po yung nangyari. Talagang tinanggal na lahat ang soba. Siguro po to ay mga isang taon pala ito ang ginagamit namin. Ayan po, talagang binuwal na lahat. Siguro po ay ang hangin di masyad pinasok ng hangin na sobrang laki, talagang inangat na po lahat. Yan po. Talagang inubos nila tapos dito ang tinulak ng hangguba. Ayan po yung advantage ng single na madali nang i-repair. Pero ito talagang repair ka talaga lahat, tanggal lahat yung mga kawayan. Malakas na po yung bagyo nito. Pati yung poste ng kuryente namin talagang binalog ng gusto. Malakas po yung hangin. Ito po ay nasa 2 years na rin po itong itong punlaan nyo dito sa mga single po. Ito mga 1 taon may git, pero talagang sinira na rin po. Siguro ang mangyayari po dito itong gawin namin ay i-single ko na lang po ito. Bagbagay nyo itong lahat yung sa taas. I-single katulad nandito po. And para mabilis po yung yung trabaho at saka mapag punla ulit kami para makabawi naman. Ayan po, ang gagawin dito po ay putulin ko na lang dito yun. Putulin ko dito po para mag single dun sila kasi apat po to eh. Apat na papaglamesa kaya sakto lang po itong dalawang greenhouse po bali mong iyayari ito. Ang bagbagayin ko naman po ay ito lang po yung gitna. Bali, ibaba ko tong post din nito. Ito po, ibaba ko na lang. Tapos, yun na lang. Tapos, maglagay po kami yung isang post dito. Dito sa baba para makapitan ng mga kilo namin. Ito po yung next namin gagawin pag pag natapos yung isang greenhouse na doon sa baba. Yun po yung sa baba, yun po ang malaki rin na. Ayan po yung natira sa amin niya, iniwan ni Carding. Ang bait ni Carding, tira na ako niya. Ayan po, ito po ang nangyayari na. Ayan po. Ayan po yung natira sa amin. Ayan po si Kasidlings. Aga pa, trabaho mo na. Morning boss. Makabenta tayo. Kamusta boss? Ayos lang. Ayan po. Ito po mga tao dito po. Mga single na lang po to. Hindi mahirap i-repair po pag ano, pag single lang pala. Yabi baba. Ayan. Yung kapon niya, yung pisa namin po sa
malaking greenhouse namin dito sa dalawa sa baba. Ay, ganda niya po yung ginagawa ko ngayon. Nag-start na po kami dito sa baba. Pagkagagawa. Puro yung ibang gamit namin po ay mahirap ngayon mag-anong kawayan. Kaya bali yung gamit dun sa taas na pwede pa ay yun, ito po yung gagamitin ko dito po. Ito yung natira dun sa isang greenhouse. Repair ko naman po. Bali po ay natapos po namin yung isang bali isang pisngi ng panlaan yun po. Naikabit namin po yung baba ng plastic. Ito po ay malaki po namin yung greenhouse. Bali anim na po, anim na lamisa. Kaya repair namin, single na namin. Hindi yun mahirap na ibalik sa dati to kasi medyo light materials tayo. Kaya mahirap mag sa palaran niya. Aakitin mo pa tapos tumagal ka doon sa taas, baka bumigay yung mga kawayan. Kaya ang naisip ko ay bawasan na lang po yung poste para bumaba. Balisabay po yung dalawa na yung tinayo ng last year. Pero mas grabe talaga. Nung Ulysses hindi pa masyado nung tamaan. Pero si Carden talagang inubos na. Ayan po, mangyayari po ito ay bali isang greenhouse na mangyayari dito po. Ito ba, tsaka ito magiging isang building na lang po. Pinatayuan ko na ng poste kahapon. Ayan po. Bali ganito na po mangyayari nun. Yan po. Gilid na po ito. Ito po yung baba na po ito. Yung yan po. Iba ko mamaya. Medyo mahirap pang gagawin to, pero kailangan po. Kasi po, ang mangyayari dito po ay magdikit ng dalawa nito yung pinakadaluhan nila. Kaya bahala ko, lagyan ko lang po ng alulod para hindi lang mabasa yung punla. At saka medyo makakaminos po tayo sa trabaho kasi pag galawin ko po yung baba nito, talagang malaki pong trabaho. Kasi kung bagbagin mo to hanggang doon, talagang matagalan po. Medyo mahuli po kami sa pag seedlings po yung mga gamit agad. Bali ano po to, mangyayari maging tatlong greenhouse po to. Single lang po. Sobrang taas tapos so hirap i-repair. Ang taas po nasa 15 feet sa taas. Kaya pag inakyat po, delikado. Sabi ko sa mga bata ko, gumagawa namin ng kumpare ko naman, sabi ko pare, ibaba na lang para sip naman po tayo pag habang ginagawa. Kasi hirap dahil bumigay. Ayan po yung ating sweet tamarin. Matibay po yan. Sira po na natira na katayo. Ayan po, at sa yung sa kabila, andun po. Buti yan, walang hindi na pat-ana na yung yung bagyo. Baka pakalat ito mamaya pag nayari po dun sa kabila. Yung ayan po ang bisitahin po natin yung ating talim ng kamatis. Kung ano nangyayari.
Nagtanim po kami sa kamatis dulo dati po sa papayaan. Kaso, yun, yung pagkatapos ng bagyo ang ating papaya ay nawas out na rin po. Ayan po. Talagang wala na po yung ating papaya na tinanim nung last year. At kalakasan po nung umuunga nun. Kaso yun, tinamaan ni Cardeng. Wala na po yung ating papaya dito kay yun, sa katabi ni ako, my friend. Ayan po. Bus. Tumbala po ang ating papaya. Ang daming bunga po yan. Ito. Nagkalat na po yung mga bunga. Ayan po, may pinamigay ko na hapon po yung iba po. Dito po naglagay at nagtanim po tayo ng city. Binigay ni ako may friend yung siguro nasa 16 na dayos po ito. Yan po yung ating kamatis, medyo bumabawi na po. Ayan po. Bali ano po yan, yung natirang punla po nga gumulang. Kasi ito nagtumal po, kaya sinabi ko kaya pong ipren niya. Hiramin ko ulit yung ano, yung lupa na. Para maitanim lang po yung ano, yung gumulang na punla. Nung medyo naka-recover, tinamaan siya ng bagyo. Yan po, at hindi pa sa gaano kalaki. Kaya hindi siya ano, na okay naman. Pero hindi pa namin pa ginagalaw. Kasi ano pa po yan, bugbog pa sa ulan at hangin. Kaya inayaan naman mag-recover. Yan po. Siguro mga ilang araw lang po to ay patrabaho ulit po. Ayan po. Medyo hindi naman po na ano, kulamta. Nasa na po ito, nasa 33 yung tiyanin po dito. Yun po yung mga kapitbahay namin na naghalaman dito. Papaya naman po sa kanila lang, lang galat niya no? Cardeng yung ano, papaya na. Ganun yun ang ulit naman. Nanila yung dahon sa ulan siya ito. Ayan po ang ating kamatis. Okay naman. Palagi ko ang presyo ng gulay ano, siguro tataas talaga ito. Ayan po ating papaya. Wala na, was out na natin papaya. Ayan po ang ating kamatis. Sa dalawa, tlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampu, onsi, dosi, krisi, katorsi, pinsi, disa, 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 otso ba dayos to? 18 dayos ang ating kamatis. At least okay naman ah. Bumabawi na sila. Sana lunsot. Baka dito tayo suwerte sa kamatis. Sa kabilang side naman po ay tinaniman ni ako may pre ng sili. Kasi ako may pre ng tatanim. Agapan niya ako may pre ng tatanim. Yan po ang lalaki ng buwan ng papaya. Talagang ubos. My friend, ano umaga po? Uwe! Yan po, nag-anang papaya. Marami ka pa tatanima po, my friend? Marami ka pa? Meron pa doon pag ano, gusto mo? Meron pa doon? Nasa swerte niya po, my friend. Ayan po yung
pa. Siyempre mag-aani mo, hindi ko ma... Kunti lang eh, may kapalit. Okay lang po yan. Ito po ay ano, yung gumula natin yan, hapon na. Talagyan ko mahali kung mabuti nga. Yun last year dapat tumama siya po pero ng ano ng maganda na yung kuha ko. Nang sili kaso lang nung time na yun nagkasakit din siya kaya hindi na si kaso. Ngayon focus na siya ngayon dito. Magtatanim siya. Ayun may una sang tanim. Maganda na yata yung una ng time na yun. Oh, malaki po tong ano, tanima na. Ito buo, dati tapo buong papaya po to. Ayun yung una ano yung apron yung tanim, nandito sa taas po. Puro po to panigang yung tinanim na. Yung mga gulang, yung ano, tumanda natin po nila. Binigay natin sa kanya. Yan po. Gumanda na. Yun ang taas po yun at yung hanggang din po sa anong kamatis natin abot dun paikot yun puro sili sana tama siya kung i-print pa makakabawi bumabawi na yung sili niya. Ayan po, yung stasyon din po yun. Dami rin po. Nasa lanta ng bagyo na yun. Puro kamatis. Sa lukuyan po sila na. No? Namimitas ng kamatis. Sana tumatama na sila sa presyo ng kamatis ngayon. Kaso, yun. Dumating ring karding na yun. Kaya, parang... tawag yun. Yung mga farmers talagang sobrang nanglalambot sila kasi yun nga pitas na yung kamatis nila tapos ganun pa ano ganun pa yung nangyayari lang hirap tanggapin sa mga farmers yung ganun wala no choice din sila kasi nangyayari yung ganun yung bagyo tapos kasalukoy yung mimitas wala kang magawa kundi iyakan na lang. Ay, Jason. Ayan po, ala Jason naman po yung ating yung isang kasama na trabaho sa punlaan. Yan din. Ayan, dyan mo tila na yung ano saan? Yung kalabasa mo. Dyan mo tila na yun? Yan sa kanyang kalabasa at saka ano? Na ano din yan, tabo na yung iba. Nandiyan din yung ampalaya na, nakabalag yung ampalaya na, ubos din, was out din. Yan si Jason yung ating kasama nag-repair ng punlaan. Sipag yung tao to. May tanim siya. Tapos sa kanya rito yung kamatis, siya rin nga. Bubawi na yan. Bukas, spray ko. Spray mo. Spray ko na one side bukas. Oo, okay. Hindi rin siya na yun. Hindi mo na ano eh. Hindi mo na bugbog talaga. Sana lusot tayo sa ano sa matinding paghihirap at sa tataan natin swertein tayo konti yun po yung mabilis niya po yung pantuman niya oh. Kapon lang malinis siya sa akin oh. Sige pagandang tusun naman bumawi oh. Oo, oo, oo. Halos wala na malalagyan, puro. Ang ganda yun sa'yo. Magulong na po ito naman yung kamatis nito yung tinanim namin. Yun. Yung pang kamatis na tira doon, no? Oo. Yung iba doon sa taas medyo... Eto, hindi na kaya ito. Yung sa taas lang, medyo madaming natalo kasi ito.
na tabunan ng saging yun. Wala, natumbang niya. Ayan po yung ating isang farmers. Tinamaan din to. Ino? Tapos na. Nangyari sa... Ah, natumba. Balaya? Oo. Kay kaya pogi? Natumba lahat. Kaya pa... Kaya pala nadaan na ako kapon dun sa tiris, nakatrokmok. Ayan po ate, yung isang farmer sa ito, nagpipitas ng ampalaya na to. Saka yung isang kaibigan, pinsan nila siya ba yun? Pinsan po. Ayan, gumugulpi na yun ng ampalaya. Tapos tinamaan din siya ng ano, karding. Sa yung sili mo? 23. Karong parang 30 na yung pababayad yung sagit. Oo. Para masarado yung sangat, tanim mo ko. Eh, bumili ka ng 20, ipre kita ng 40. Oh, okay ka! Ano ba, siling sa magpahabol ng siling tari si Bossing. Yung sa ating parmes. Bali, kukuha sila. Tulad po yung sinabi ko kanina, yung binababa po natin, ito na po binababa po natin. Ayan po, katulad po yan. No? Nakababa na po, hindi katulad kanina, nakataas po yan ng taas. Yan po yung ating nangyari ngayon. Baka mamayang hapon tapos kain, mabubunga na po yan. Nalagyan na po natin ng plastic. At saka yung ito, ibaba na po namin to. Ito na po, nakaano na po, naka-posting na po yung isa. Ayan po. Ayan po. Ngayon ay apat kami na trabaho. Ayan mga kaibigan natin. Break time muna tayo mga kasidling. Kape mga break. Ay, mga kasidling. Na perman. Kape. Ayan po. Apat lang po kami, yung dalawa. Sumakit yung tiyan. Nung nakita po nga maraming akyatan at saka ano, sumakit yung chan nila ngayon. Mambira, dalawa yun. Sumakit na yung chan niya. Nakita na kasi mga kasidlings yung kalagi namin napakataas yun, no? Kaya sumakit yung chan ng dalawa. Nagpa-check up yata yung isa nun. Ay mga kasidlings, magkape muna tapo tayo. Okay, take over ako kasi si Andy sumakit din yung tiyan niya. Yan, hapon na po at pakita ko lang po yung nayari nila as of today. So, ayan nga. At sinimula na po nila yung pagbaklas ng isang buong greenhouse. At ngayon ay ginagawa na po nilang tatlo. So, yung greenhouse dati na isang malaki ay binabaklas po nila para gawin po siyang tatlong single na. Na tinatawag. Yan, single at hindi na siya couple. Ayan, binaklas na nila, nilagyan nila ng poste po para po mag maibaba nila yung kawayan, maibaba nila yung bubong. So yan, additional na poste at yun, ginagawa na rin po nila ng bubong. So yan, dalawa na po. Medyo sumikip lang yung daanan natin but still kaya pa naman pumasok. Ayan, nawasak yung plastic natin dyan. So palitan natin yan. Ayan, bali tatlo na. Nagawa ng isa actually sa dulo. At ito, ginagawa nila yung kabilang dulo. And then, most probably tomorrow, itong isang to na nasa bandang gitna. Ayan, malaki na rin po. Maganda na rin po. At makapagsimula na po tayo magtanim. Ayan, nakawawa yung mga pula natin. Bukas, next vlog, papakita ko po sa inyo yung mga nangyari sa iba pa natin mga pula. At hanggang dito na lang po muna ang ating vlog mga kasidling. Salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa muli, happy farming pa din!